Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabaging updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po, ano, hindi po natin daw palalagpasin. Ang una po nating pag-uusapan ay may kinalaman po dito po, ano, kay Haring Bangis, kung tawagin nila, ano, sa vlog po ni Haring Bangis, ang inire-request nga po nitong si Coco Martin. Hindi lang po si Alden Richards, kundi si Main Mendoza. Yun po ang kanyang ultimate dream, ano. Para nga naman matuloy-tuloy. Kung di ako nagkakamali, ito po yung may kinalaman doon sa serye ngayon ni Coco Martin na yun ba yung pinalit sa probinsya? Batang Quiapo po at ang tawag nila doon. Yun po yan. Ano? Gusto nilang makasama si Alden at si Main doon po sa teleserye nilang ginagawang ganun. Ano? At mamaya, pag-usapan natin yan. Nung habang posibilidad na mangyari mga bagay na ito. Kahit maririnig pa lang natin, matatawa ka na, ano? Pero yun ang request ni Coco Martin, ano? At bukod nga riyan, ano na naman itong bumabali-balita at umaaligid-aligid na naman sa social media na itong si Main Mendoza at Alden Richards ay nakita po nakasama si Oyo Boy, pati po itong si Christine Hermosa. Okay? Mamaya rin po, linawin natin ang mga bagay na yan. Sabi ko naman sa inyo, susuriin natin ang bawat anggulo nang sa gayon ay makarating po tayo sa katotohanan na patuloy po nating ibinabalandra sa kanila. Okay? Lahat po yan, pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman sa kanilang dalawa, hindi po natin palalagpasin yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-suporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku na panghihintay mo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons dyan sa baba ng screen kung saan ka nanonood ngayon. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Alicia Hassel. Sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, for me, mali ang sabihin ng creative team ng Itbulaga na sila ang nagpasikat sa Aldab, so it's only right for them not to pay Aldab their talent fee. I recall in an interview with the Mr. ATT, sinabi ni JF, ayoko ng pangalanan, no? Ayoko babanggitan ng pangalan ito, na alam niyo yan, kumukulo ang dugo ko, na umangat na ang ratings nila at natalo na nila ang It's Showtime. Tuwang-tuwa si ATT, which means before Aldab, bagsak na ang ratings nila. Napataob lang nila ang It's Showtime nang dumating ang Aldab. So sino ang dapat tumanaw ng utang na loob? Diba sila? Ang Itbulaga. Napakalaki ng contribution ng Aldab sa kanila, kahit si Attorney Guzon, ano, ay nagpapasalamat sa pagdating ng Aldab dahil nakaahon sila sa hirap. They gained financially, diba? Nag-number one sila sa ratings at sabi ni JBL, salamat sa Aldab, tumagal pa ang buhay ng Itbulaga. Diba? Even Anjo admitted na naging maganda ang pasweldo sa Itbulaga when Aldab came. Bakit ngayon ganyan ang treatment nila sa Aldab? Ano? I honestly believe fans, ABN, True Blooded Aldab Nation ang nagpasikat sa Aldab, not Itbulaga, not even their management. Aldab fame came from their chemistry, diba? Mula sa pagiging totoong tao nila. And Aldab and other double cats can sue Tate Inc. and Itbulaga for non-payment of their fees. As indicated, Staffa, diba? Napakalaking panloloko at panglalamang sa kapwa. Can you imagine Tate, ano? Paying BIR the VAT equivalent, ano, without paying the fees of, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ito yung buti nabanggit niyo po yun, ano? Hindi ko rin alam kung paano nila nire-repaso yung kanilang mga requirements sa BIR. Diba? Kasi alam ko, yearly may binibigay na ganun yung BIR report. Yung mga pasahod mo sa mga employees mo, no? Siguro nga talagang nag-cut sila, no? Nag-cut sila sa... Though may bayad siguro talaga si Alden at saka si Main, pero hindi na ganun kalaki.
no? Hindi na kasing laki ng dati. Pero maling sabihin na yun yung rason nila para hindi bayaran sa Mina tsaka sa Alden, di ba? Thank you po. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Soy Empatic. Sabi niya rito, definitely not okay Mr. Pines, as I think it's the other way around. I mean, it Bulaga would have been canceled years ago, but Aldab and ABN were the reason they survived and made their ratings reach to the highest point, plus the fact that TV ads were overflowing. Hence, it Bulaga earned millions of revenues to which their greed all started. I think this is why we hardly see Main in it Bulaga. They probably couldn't afford her talent fee. If they continue to be stubborn this way, I guess it's time for it Bulaga to bid farewell. They could give credits to where credits are due. Congrats, by the way, Alden, for co-hosting 2023 Miss Universe Philippines. Job well done. Alam niyo, sa totoo lang, tama po kayo. Miss Soy Empatica, no? Maybe this is the right time to close, no? To close and to say goodbye sa It Bulaga. Kung ganyan ang gagawin nila, magpapasahod sila ng ganito lang dahil ang dahilan nila, pinasikat naman namin kayo. That's not fair. Diba? Nagtatrabaho po sila. And they're doing it for their family. Hindi naman sila nandyan para ano, diba? Pero, wala eh. Mabait ang Alden at mabait ang Main. Diba? Kaya, naabuso. Now, let's go to our third comment. It came from Miss Nita Hizola. Sabi niya po rito, Mr. Pinas, good PM talaga. Talaga palang ang gulo ay nagmumula sa mga halos host. Ang mga talents nila, no, eh nakakaawang nagtatrabaho subalit di compensated. Ang hirap nila. Hindi rin katuwiran na sila ang nagpasikat kina Main at kay Alden, dahil kung hindi magaling na artista sila, di rin sisikat, kaya dapat bayaran sila. Akala ko ba maayos mag-handle ng finances ang tape, eh saan napunta yung limpak-limpak na naipasok ng Aldab? May isa pantaha ako na nagamit ng management tape na yan ang pera na nakalaan sa pasweldo, no, ng mga talents. Mark my word, Mr. Pinas, magkakakaso ang mga halos host at laking kahihiyan ang mangyayari. Pati baho nila sa politika lalabas kung kulong ulit ang head of the family. Walang kadala-dala. Kaya kung ako sila, ayusin na nila habang may konting panahong natitira. I agree with you, Miss Nita Hizola, no? Siguro nga, ano, mabuti na lang talaga na iungkat din sa media, no, yung hindi nila pagbabayad ng pasahod, no, kasi sisilipin to ng dole manamang, ano, sabi niya naman ng dole ang pumoprotekta, diba, sa mga manggagawa. So hindi man magsalita sila Anjo, ano, yung mga naunang umalis ng It Bulaga, well, nagkaroon na sila ng lakas ng loob, isa-isa na sila nagsasalita ngayon. Sabi nga nila, diba, kung walang complainant, walang kaso. Pero ewan ko ngayon, ha? Lalo't nabalitaan nila na si Bossing binayaran ng 30 million. Ngayon, pag-usapan natin ang larawan na ito. Ito pong larawan na ito, ang dami pong kuha na ito, iba't ibang version, iba't ibang angulo. Ang dami nagsasabi na itong araw, ano, nakita si Alden Richards at saka si Main Mendoza, nakasama po itong si Oyo Boy Soto, pati po itong si Kristen Hermosa, no? Hawak-hawak po yung passport, mukhang may pupuntahan na naman sila at hindi nga alam ng iba kung saan sila pupunta. Yan po yung madalas po nilang ipakalit sa social media na nakikita si Alden at nakikita si Main. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Basta't missing in action ang isa, missing in action na rin po ang isa. Kapag nasa public po ang isa, nasa public din po ang isa. Okay? Just look at the pattern. How Main Mendoza and Alden Richards, you know, face the public. Kung kailan na lilitaw ang isa. Kung kailan lulubog ang isa. Okay? At para po tayo ay siguradong 101% ano, na maniwala sa mga ganyang bagay, dapat po na mo-monitor natin ang kanilang mga schedule at kung kailan sila lumalabas. Yun yung pinakamalaking ebidensya natin na pwede natin isampal sa pagmumuka nila. Okay? Kasi pwede nilang sabihin na, hindi, ano lang yan, kaitsura lang ni Alden yan, hindi talaga si Alden yan. Well, tanggapin natin yan, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? But we know the fact, no? We know the truth between Main and Alden. Doon pa lang, alam na natin. At ang ikalawa naman natin dapat pag-usapan, kilala niyo po si Haring Bangis. Ewan ko kung kilala niyo po siya, no? Pero isa po siyang vlogger na nakasama po sa vlog niya, itong si Coco Martin, ano? Ito lang po, 3 days ago ate, no? Hindi siya gaanong sikat, kaya hindi po nabigyan ng pansin, ano? Hiningi po namin yung part ng video na yon, pero ito nga, no? Ang naging statement nga po doon ni Coco Martin, ano, kung may makakatrabaho po siya from It Bulaga, from GMA, ano,
ang gusto niyang makatrabaho si Alden Richards together with May Mendoza. No, yan po yung request ng isang Coco Martin. Marahil alam din niya, no? Alam niya na hindi magki-click kung si Alden lang, hindi magki-click kung si Main lang. Alam niya yung kapangyarihan na meron si Main at saka si Alden, lalong-lalo na sa public, 'di ba? Syempre, alam naman natin si Coco Martin ay isang director din 'yan. Alam niya po yung templado, no, yung timpla na pwedeng kagatin talaga ng publiko. At syempre, pag in terms of the public, kung yan yung market mo, Main at Alden talaga. 'Di ba? Hindi na nakakagulat pa. Pero masasabi ko lang dito, hanggat gahaman sa pera ang management ni Main at saka ni Alden, wala pong mangyayari kahit ilang beses pong magparinig ng isang Coco Martin. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.